maraming palabas o movie at maging sa totoong buhay na ang ginagawa tungkol sa mga pagnanakaw sa isang jewelry shop. Hindi na din lingid sa ating kaalaman na ginagawa nila ito dahil sa kahirapan sa buhay. Subalit alam din natin na hindi sagot ang ganitong paraan para mabuhay. Well, sa video na ito ay tatalakayin natin ang babaeng kayang nakawin ang puso mo. Este ang pinakamahal na diamond ring sa jewelry shop. At take note, siya lang din naman ang pinakamatanda na nakapagnakaw sa mga jewelry shop. What? Huwag na natin patagalin pa. This is Kaalaman at Trivia. Let's do this! Kapag naririnig mo ang salitang magnanakaw, ano o sino ang pumapasok sa iyong isipan? Si Lupin the Third ba? O kaklase mo dahil ninakaw yung lapis o ballpen mo? O yung kabit ng asawa mo dahil ninakaw ang asawa mo? Biro lang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mag-isang nagpaplano, dumidiskarte at syempre nag-iisa din kung kumikilos para manakaw ang napupusuan niyang diamond ring. Ang babaeng ito ay nagngangalang Doris Marie Payne. Siya ay pinanganak noong October 10, 1930 sa Slabport, West Virginia, USA. Si Doris ay nagkaroon ng dalawang anak noong siya ay nasa high school at pinalaki ito ng kanyang ama dahil para sa kanya ay hindi bagay sa kanya na maging isang ina. Naging pakalat-kalat sa lansangan si Doris. Dumidiskarte lamang siya ng kanyang pagkain tuwing siya ay nagugutom. Nakaranas din siyang kumamulot ng pagkain sa basurahan para maitawid lang ang kanyang gutom. Noong 1952, sa edad na 22 anyos, ay ninakaw niya ang diamond ring sa isang jewelry shop na nagkakahalaga ng $10,000 at matagumpay niya itong naisagawa. Ngunit noong una ay kinakabahan siya dahil nga first time pa lang niya itong gagawin. Dahil sa pagkakatagumpay niyang ito, ay patuloy ang pagnanakaw ni Doris sa mga jewelry shop para mabuhay. At ito na din ang ginawa niyang hanap buhay. Ang kanyang modus ay nagpapanggap na isang mayamang kliyente at ginagamit niya ang kanyang kacharmingan para akitin o lansihin ang clerk ng isang jewelry shop. At ang isa pa niyang modus ay isa-isahin tignan ni Doris ang mga jewelry na mamahalin at palalabas niya ito ng sabay-sabay. At kapag lalaki ang nag-aassist sa kanya, ay magpapakit siya dito. Kapag babae naman, ay lilituhin niya ito gamit lamang ang salita. Mahusay sa ganitong estilo si Doris. At kapag nakalimutan na ng clerk ang dami ng jewelry na kanyang nailabas at na-distract na ang clerk, ay dito na pasimpleng ibubulsa o ilalagay sa bag ni Doris ang pinakamahal na jewelry na kanyang nanakawin. Taong 1970s ay mas lalong tumatak si Doris sa mga otoridad dahil sa mga pagkakanakaw niya ng 10 karat diamond ring na nagkakahalaga ng $500,000 o tumataginting na 25 million kung i-convert mo sa peso. Dahil sa mga operasyon na ito ni Doris sa mga jewelry shop ay nauso o nagkaroon na ng mga CCTV cameras sa mga jewelry shop na noon naman ay madalang o wala pa. Noong 1980s, sa Ohio matapos niyang maubos ang pera mula sa pagkakabenta ng 10 karat diamond ring ay nanirahan na lamang siya muli sa kalye. At dito na aresto siya at nabilanggo ng 5 taon. Matapos makalaya ni Doris ay wala nang naging balita sa kanya ng ilang taon. At noong Biyernes, January 22, 2010, sa edad na 79 ay inaresto si Payne sa Costa Mesa, California. Dahil sa pagtanggal ng tag mula sa isang $1,300 Burberry trench coat mula sa isang Saks Fifth Avenue store. At pagkatapos ay umalis sa tindahan kasama suot-suot ang trench coat. At nakulong siya sa loob ng 9 na buwan. Noong January 2011, sa edad na 80, pinarosahan si Doris sa korte ng San Diego ng 16 na buwan sa bilangguan dahil sa pagnanakaw ng 1 karat diamond ring matapos siyang mahuli. Noong October 29, 2013, sa edad na 83, si Payne ay muling inaresto sa mga paratang na parusa
dahil sa pagnanakaw ng isang nagkakahalaga ng $22,500 na diamond ring sa Palm Desert, California. Siya ay umaming guilty sa kasalanang pinaparatang. At noong April 30, 2014, siya ay sinentensyahan ng 2 taon sa bilangguan na sinundan ng 2 taon na parol at inorder ng korte na lumayo sa mga tindahan ng alahas. Gayunpaman, siya ay pinalaya makalipas ang 3 buwan dahil sa sobrang daming taong nabibilanggo. Subalit hindi pa dito natatapos ang istorya ni Doris dahil noong Hulyo 2015, siya ay naiulat na nagnakaw muli at pinaniniwalaang nagnakaw ng isang $33,000 na singsing. Kahit na hindi pa ito napatunayan, noong October 10, 2015, siya ay nahuli sa mga security camera na naglalagay ng Christian Dior o nahikaw na nagkakahalaga ng $690 sa kanyang bulsa sa isang tindahan ng Atlanta, Georgia Saks Fifth Avenue. Siya ay inaresto at sisingilin sa shoplifting ng mga opisyal mula sa Atlanta Police Department. Si Payne ay hayag na nagsalita tungkol sa kanyang mga krimen at umamin ng hindi bababa sa 20 na mga aliases, hindi bababa sa 10 numero ng seguridad sa lipunan at hindi bababa sa 9 na petsa ng kapanganakan. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kanyang maalamat na pagnanakaw sa mga jewelry store dahil noong Hulyo 11, 2015, binisita ni Payne ang isang tindahan ng alahas sa South Park Mall na matatagpuan sa Charlotte, North Carolina. Pagkatapos, umalis siya, natadto ng mga empleyado ng tindahan ng isang singsing na brilyante na nagkakahalaga ng $33,000 ay nawawala mula sa isang showcase. Ang Charlotte Mecklenburg Police Department ay hindi naglabas ng isang opisyal na pahayag o APB. Ngunit ang lokal na ABC na kaakibat ng WSOC-TV ay nakakuha ng isang kopya ng isang email na ipinadala sa lahat ng alahas ng lugar hinggil sa umano'y krimen at inalerto sila maging handa sa pagbabantay. Matapos mapag-alamang si Doris na naman ang nagnakaw, ang warrant of arrest ay inisyo kay Payne noong August 2015 ng kagawaran ng The Charlotte Mecklenburg Sheriff sa Atlanta, Georgia noong December 13, 2016 ay muli siyang inaresto sa mga paratang ng pagnanakaw. Noong Hulyo 17, 2017, naaresto siya dahil sa pagnanakaw ng $86.22 na halaga ng paninda mula sa isang lugar ng Atlanta na Walmart. Habang nakasuot ng bukong-bukong pulseras mula sa kanyang naunang pag-aresto. Ngayon si Doris ay kumikita na sa libro kung saan nakalahad ang halos lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. Ngayon ay 89 years old na si Doris Marie Payne. Matatahimik na kaya ang kanyang kamay? Mahihinto na kaya siya sa kanyang masamang gawain? Tanging si Doris lamang ang makakasagot dahil hindi natin alam ang pumapasok sa kanyang isipan. Ngayon nasaksihan ninyo ang kwento ng ating bida. Kung nagustuhan nyo ang kanyang istorya, ay huwag nyong kalimutan magbigay ng thumbs up at mag-subscribe.